Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 5 AM Daily Devotion. Tuloy-tuloy pa rin po yung ating 365 Bible Verses Everyone Should Know. I hope nakakahabol po tayo. At kung kayo po'y bago sa channel natin, sabayan niyo lang po yung mga devotions natin at hopefully, sama-sama po tayong tuklasin yung mga nasasaad sa banal na kasulatan at ito po'y i-apply natin sa buhay at sama-sama tayong lumago sa ating buhay pananampalataya. So, salamat po sa sponsor natin ngayong umaga, si Ma'am Kathleen. Very supportive po din sa channel natin. Praise the Lord po sa inyong buhay. At ang pag-aaralan po natin ngayong umaga ay matatagpuan po sa John chapter 4 verse 24. Kahapon po yung devotion natin, we must worship God in whatever we do. At today naman, we must worship God wherever we are. Kung kahapon, sasambahin natin ang Panginoon sa kahit anong ginagawa natin. Ngayon naman, dapat nating sambahin ang Panginoon kahit nasan tayong dako, kahit nasan lugar tayo. So, sa John chapter 4, dito kinatagpo ng ating Panginoong Hesukristo yung isang Samaritana. Now, a little bit of background muna. Yung mga Hudyo, hindi nakakasalimuha sa mga Samaritans. Okay? Kasi meron silang rivalry. Actually, yung mga, para, dito, ganito po yan sa mapa, no? Ito yung Jerusalem, ito yung Samaria. Okay? Ito yung Galilee. Now, usually, yung mga taga-Judea, pag pupunta sa Galilee, hindi dadaan yan dito sa gitna, sa Samaria. Gagawin nila, babaybay nila tong ilog Jordan yan, nakikita nyo dito sa mapa, papunta doon sa Galilee. Hindi talaga sila dadaan doon sa mga towns ng Samaria kasi namumuhi sila sa mga Samaritans. Mga Samaritans namumuhi naman sa mga Hudyo, sa mga Israelita. Na yung sa mga Samaritans po, sila po ay tinatawag na half-breed. Kumbaga, mga Israelita din, pero nahaluan na ng iba't ibang mga lahi. Yung background po niya nasa Old Testament. Related po sa mga inaral natin ng mga nakaraan yan. Now, so yung mga Hudyo, meron silang sariling lugar kung saan sumasamba sa Jerusalem. Yung mga Samaritan naman, sumasamba din daw sila kay Yahweh. Pareho silang sumasamba kay Yahweh. Pero itong mga Samaritan, sumasamba sila sa Mount Gerizim. So nandito yun sa bandang gitna, no? So si Jesus Christ, talagang kinatagpo niya yung Samaritana. Imbis na pumunta doon siya doon sa baybay niya yung ilog ng Jordan, talagang pinuntahan niya yung town ng Samaria kung saan nandun ito si yung Samaritan woman. Para katagpuin talaga siya, no? Para mailigtas talaga ito at makasama sa kanyang iglesia. Now, tingnan po natin, dahil magkaaway nga sila, sinasabi rito sa John chapter 4, no? Sabi ng babae kay Jesus, "Ikaw ay Hudyo at Samaritana naman ako. Bakit ka humingi sa akin ng inumin?" Sinabi niya iyon sapagkat hindi nakikihalubilo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. So, nagtataka yung babae, "Ba't mo ako kinakausap? Eh, Hudyo ka, Samaritan ako." Now, dito sa encounter na ito, sinabi ni Jesus Christ na, alam mo, babae, limay asawa mo, ito yung kasama mo ngayon, hindi mo asawa. So, mahaba yung istorya, pero ang sabi ng babae sa kanya, "Tama ka. Tingin ko, propeta ka, no?" Verse 20, sabi rito, "Dito sa bundok na ito, sumasamba sa Diyos ang aming mga ninuno." So, sinabi ng babae, sa bundok ng Gerizim, dito kami sumasamba. "Ngunit sinasabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ng Diyos." So, basically, nakikipag-argue na eh. Kumbaga, tinitingnan na ng babae, anong opinion mo dito sa pagkakaiba natin? Kami, sabi namin, dito sa Gerizim, sumasamba. Kayo mga Hudyo dun sa Jerusalem. Now, tinan nyo po yung sagot ng Panginoong Hesukristo. Sinabi naman ni Jesus, "Maniwala ka sa akin. Darating ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi na sa bundok na ito o sa Jerusalem." Ayan na po. Dito na po mapasok yung teaching natin ngayong umaga. Na ang pagsamba sa Panginoon, hindi na localized. Hindi na yung pupunta ka sa isang building, punta ka sa isang bundok, punta ka sa Jerusalem, sa templo, para sumamba. Sabi ni Jesus Christ, hindi na sa bundok na ito o sa Jerusalem. Sa verse 23, "Subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga, simula sa time na yon, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at Katotohanan." So, hindi na lugar ang sasambahan mo. May specific places, temple or church building na pupuntahan para sumamba ka. Sabi niya,
darating ang panahon at ngayon nga dumating na, na ang mga tunay na sumasamba sa Diyos ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at Katotohanan. Tandaan po natin yan, no? Ang pagsamba sa Panginoon, wherever you are, and you have to worship God in spirit and in truth, no? At sabi dito sa verse 24, sabi dito, sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang ninanais ng Ama. Ang gusto daw ng pagsamba ng Diyos, hindi yung localized, no? Punta ka dito sa ganitong church, punta ka sa ganitong bundok, punta ka sa ganitong templo. Hindi yun yung nais ng Ama. Ang nais ng Ama, sumamba tayo wherever we are in spirit and in truth. Verse 24, ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. So sa English po, God is Spirit and His worshipers must worship in the Spirit and in truth. Okay? So yung teaching po natin ngayong umaga, number one, we must worship God wherever we are. So yun yung sinasabi niya sa Samaritana, no? Hindi na dyan sa bundok ng Gerizim, hindi na si Jerusalem, kahit saan na pwedeng sumamba sa Diyos. So yan po ang magandang reminder po sa atin, no? Kayo po, pwedeng nakahiga ka, nakaupo ka. Right now, pinapanood mo tong video na ito, tayo po ay sumasamba na sa Panginoon kahit nasan ka pa. Kahit nasa kwarto ka, nasa labas ka ng bahay, nasa opisina ka, nagtatrabaho ka, wherever you are, dapat sumasamba tayo sa Panginoon. Now, number two, the world is our sanctuary. Ibig sabihin, yung sanctuaryo natin, hindi na yung church sanctuary or kung saan mang templo na sanctuaryo. Ang sanctuaryo natin, buong mundo. Kaya kahit pag nag-hiking ka, namamasyal ka, nagsiswimming ka, nagpupunta, nagta-travel ka, sanctuary natin yung buong mundo kasi original plan talaga ng Diyos yung buong mundo gawing ano, worship hall. Kung saan ka sa, kahit saan dyan, sasamba ka sa Diyos. Number three, worshiping God begins from the heart. So yung pagsamba sa Panginoon, again, hindi na siya localized na okay, kailangan mo pumunta sa Jerusalem para sumamba sa Diyos. Hindi, dito na sa puso yan, diretso sa Diyos. Nagsisimula yan sa puso, directly to God. Bakit ka mo? Kasi sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, makakalapit na tayo sa Diyos Ama. No? Diretso na sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo sa Diyos. So kailangan po talaga yung puso natin tama. Gusto ko lang emphasize to, no? Worshiping God begins from the heart kasi maaari naman pumunta tayo sa isang church building, pumunta tayo sa isang templo, pumunta tayo sa buok sambahan, pero pag wala yung puso natin, wala rin kabuluhan. Pero kahit hindi ka magpunta sa mga lugar na yon, basta tama yung puso mo, tinatanggap ng Diyos yung ating pagsamba. So ano po yung application natin dyan? Number one, worship God as a lifestyle. Ibig sabihin, yung pagsamba natin sa Diyos, ito ay isang way of life, lifestyle. Kaya nga maganda rin yung kahapa-related to sa devotion natin kahapon, no? Whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. Ibig sabihin, kahit anong ginagawa mo, gawin mo yon sa ikalulugod ng Diyos. Ngayon naman, kahit saan ka magpunta, gawin mo yung pagsamba sa Diyos. Worship God wherever you are. Kaya talaga, kakalabasan yan, yung pagsamba sa Diyos, lifestyle pala. It's a way of life. Ito ay pamamaraan ng pamumuhay. Ibig sabihin, pagising mo ng umaga, pagdilat ng iyong mga mata, simula na yung pagsamba mo sa Panginoon. And actually, kahit natutulog ka, pagsamba pa rin yun. You know? If you sleep properly for the glory of God, then that's worship. So, yung lifestyle natin, yung paraan ng ating pamumuhay, ito dapat ay nakakalugod sa Diyos, inaalay natin sa Diyos. Hindi na tayo pumupunta sa templo, nagkakatay ng tupa, tapos inaalay natin sa Diyos. At yung tupang inaalay natin, dapat maayos, walang blemish, hindi pilay, hindi bulag, talagang magandang alay, tapos inaalay natin sa Diyos. Hindi na ganun. Ang inaalay na natin sa Diyos, yung ating mga sarili, nagpapabago tayo sa Panginoon, yung buhay natin, inilalatag natin sa Panginoon as a living sacrifice at sinasabi natin, Panginoon, this is my life, ayusin niyo po ako kasi po inaalay ko yung buhay ko sa inyo. No? It's a lifestyle, yung paraan ng yung pamumuhay. Kahit parenting pa yan, kahit it has to do with your how you relate with your kids, how you relate with your husband, with the people around you, yung paraan ng pagsasalita mo pa lang, paraan ng pag-iisip. Alam mo yung pagkausap mo yung iba, bless na bless sa'yo kasi puro encouragement yung lumalabas sa bibig mo. Lifestyle. Ibig sabihin, kung paano ka mamuhay,
ayun yung pagsamba mo sa Panginoon. It's a lifestyle. Worship is a lifestyle. Number two, worship God in spirit and in truth. Kaya po, pagkigising natin ng umaga, sabi ko nga, ang best practice natin sa pagkigising natin ng umaga, nagde-devotion tayo. No? Bago tayo mag-devotion, manalangin muna tayo, makipagniig muna tayo sa Diyos. Maganda yung term dito, soaking. Soak, nagbababad muna tayo sa presensya ng Diyos. Hinihingi natin wisdom from the Lord. Hinihingi natin guidance from the Lord. Hinihingi natin agad na mangusap siya sa atin. And then, magbubukas na tayo ng Biblia para mag-devotion. No? Hanggang sa yung mga salita sa Bible, talagang mangusap sa atin at maisa buhay natin. Yung iba sa inyo, nanonood ng mga videos natin, talaga ipag-pray muna natin na yung mga pinag-aaralan natin dito, mangusap talaga sa atin, maisa buhay talaga natin. No? Now, when we do that, we have to, when we worship God, when we thank God and praise God, we have to do it in spirit and in truth. So, anong ibig sabihin po nito? Pag sinabi natin spirit-related po yan sa puso, no? Related yan sa emotion, yung inmost being. Kaya when we worship the Lord, nagmumula yan sa kaibuturan ng ating pagkatao, ng ating puso. Talagang inalalatag natin sa Panginoon, Lord, I love you, Lord. So, when you say, I love you, Lord, you really mean it from the heart. When you say, Lord, I praise you, I thank you. Hindi yan galing sa bibig, galing yan sa kabaturan ng ating puso, galing yan sa espiritu natin, sumasamba tayo sa Panginoon. No? Kaya nga, sabi ko, kahit magpunta ka sa mga church building, kumakanta ka ron, outwardly, panglabas lang, wala pa rin kabuluhan yon. Kailangan na sa kaibuturan ng iyong puso, no? From the spirit, sumasamba ka sa Panginoon. Pangalawa, hindi lang naman dapat yan puro emotion lang, hindi puro puso lang. Ginagamitan din niya ng isip. Ang pagsamba sa Panginoon, puso at isipan. Kaya nga, napakalaga na alam mo yung katotohanan. You know, sabi dito, you worship God in spirit and in truth. Ibig sabihin, dapat tama yung theology mo, tama yung doktrina mo patungkol sa Diyos, tama yung doktrina, yung pag-aaral mo ng Biblia, tama yung interpretation mo, tama yung mga katuruan na tinatanggap mo mula sa Bible, na-analyze mo talaga sa tulong ng Diyos, no? Natatanggap mo yung katotohanan. Kasi when you say, Lord, thank you because you are in absolute control over my life, talagang alam mo yung katotohanan na yun. Bumabaon sa ating puso. Yan yung spirit and in truth. At sa ibang interpretation po niyan, yung spirit, yun yung Holy Spirit, yun truth, si Jesus Christ. Pwede din naman yun kung... pwede mo rin interpret yun if you want. No? Hati kasi yung mga scholars dito. Totoo rin naman kasi yun, when you worship God, it's by the Holy Spirit through the Lord Jesus Christ. No? Ganun yung pagsamba natin sa Panginoon. In any case, dapat ito ay nagmumula sa kaibuturan ng ating puso at alam natin sino yung sinasamba natin. Kinikilala talaga natin. Hindi pwedeng puro ka-emotion, puro ka-feeling, pero hindi mo alam sino ba yung Diyos kasi hindi ka nagbabasa ng Bible. Hindi mo kinikilala talaga si Lord. So talagang spirit and in truth, kambal yun. Hindi natin pwedeng paghiwalayan. Number three, worship God with a changed heart. Kaya makikita niyo po yung response dito ng babae. Yung babae dito, nagkaroon ng pagbabago sa kanyang buhay at nakakilala siya sa Messiah. So yun po yung story, yun po assignment natin. No? Basahin po natin yung John chapter 4. Now, worship God with a changed heart. Hindi po pwede na nalalapit tayo sa ating Panginoong Hesukristo nang walang nagbabago sa atin. Kasi ang isang palatandaan na tayo papalapit sa Panginoong Hesukristo, ang palatandaan po niyan, palayo tayo ng palayo ng palayo sa ating mga sariling mga gawa, sarili nating, dati nating pagkatao, dati nating klase ng pamumuhay, yung klase ng puso natin dati. Kaya ano eh, when you worship God with a changed heart. No? Nagbabago talaga tayo. Now, ano ba ibig sabihin ng changed heart? Ganito po yan. Parang it has to do with disposition. Let's say, meron kang isang tao, galit na galit ka, anak mo, nanay mo, no? Tatay mo. Talagang hindi mo siya mapatawad. Sabi mo, kahit mamatay ka na, hindi kita patatawarin. No? Let's say, ganon. Pero nung nakita mo siya, nag-usap kayo, nag-iyakan kayo, niyakap mo siya, nagkabati kayo, nagkaroon ng kapayapaan between the two of you. Ayun po yung change of heart, change of disposition. So, kapag tayo po sumasamba sa Panginoon, talagang mayroong matinding pagbabago sa ating puso
na nagiging bagong tao ka na, no? Bagong nilalang ka na, the more ka napapalapit sa ating Panginoon. Again, nagiging katulad mo kung sino yung sinasamba mo. And when you worship God, you become like Him. Nagiging mabait ka rin. Nagiging mabait din tayo, nagiging matino, nagiging maayos din tayo. Because that's who we worship. Kaya worship God with a changed heart. Kaya para po sa ating discussion, why should we worship God as a way of life? Bakit kailangan nating sambahin ng Diyos as a lifestyle, as a way of life bilang pamamaraan ng ating pamumuhay? Sagutin po natin yan sa ating mga discussion group. At para po sa ating panalangin, Lord, now I realize that worship is a lifestyle. Help me to worship You wherever I go. Para po sa comment section natin, what have you learned from our devotion today? If you learned something new, let us know in the comment section below. And please share this devotion to your family and friends. Yun lamang po, God bless you. Pagpalain po kayo ng Panginoon. See you po tomorrow dito sa ating 5 a.m. daily devotion.